Yo, ito na yung part 2 ng tutorial natin. Kung last time nag-focus tayo sa side lane na Cho, this time focus naman tayo sa post 4 na Cho tulad ng ginagawa ni Haji at saka post 5 na Cho tulad naman ng ginagawa ni Rafflesia. Ito nga din pala yung timestamp ng video to. May dalawang klase ng post 4 na Cho. Una, yung assassin na katulad ng ginawa ni Zap noong nakaraang MSC. Kaso lang medyo off meta na kasi ito ngayon. Kasi marami ng mas better option pagdating sa mid lane assassin. Pero kung ganito yung gusto nyong gameplay, i-check nyo na lang yung unang tutorial ko. Mas dikit kasi doon yung gameplay ng post 4 assassin Cho. Pangalawa naman yung post 4 na utility tank. Kailan mo dapat gawin to? May dalawang condition para ma-full off mo to. Una, gagawin mo lang to pag may support kayo na hindi item dependent. Tulad nila Rafaela, Estes o Angela. Dahil nagagawa naman nila yung trabaho nila kahit walang items, kaya sila na lang yung pinagro-roam. Tapos si Cho yung magli-clear ng mid para may ultimate siya sa unang turtle take. Mamaya ipapaliwanag ko kung bakit importanteng may ultimate ka sa unang turtle take. Malaking tulong kasi yan para ma-secure nyo yung turtle. Yung pangalawang condition naman para sa post 4 na tank Cho, kung physical damage yung jungler nyo, dapat yung gold lane nyo magic damage. Bakit? Kadalasan kasi sa post 4 nang gagaling yung magic damage. Kaya kung tank Cho yung magiging post 4 nyo, mabibitin yung magic damage ng team nyo. Madali kayong makukontra ng anti-kiras o kaya naman ng dominance ice. Kaya mas maganda sana kung magme-mage kayo sa gold lane tulad nila Harit, Lunox o Alice. O kaya naman magic damage na marksman tulad ni Nathan at saka Kimi. Bago tayo pumunta sa gameplay tips, pag-aralan muna natin yung mechanics at combo ni Cho. O nga pala, syempre di ko naman matuturo lahat sa tutorial na to. Kaya kung may na-miss man ako o may alam kayong tips, comment mo lang sa baba. Bilang pasasalamat sa tip na ibibigay mo, mamimili ako ng 10 magandang tips. Tapos ira-raffle natin sila para bigyan ng elite skin kung sino yung mapipili sa raffle. Kung di man napili yung tip na binigay mo, okay lang yan. Kasi matig, kasali na kagad yung tip mo sa monthly epic skin raffle natin. Mamaya ipapaliwanag ko yung mechanics para sa monthly epic skin raffle. Kung napanood nyo na yung part 1 ng tutorial, pwede nyo nang i-skip yung part na to. Parehas lang naman kasi yung combo ng tank Cho sa offlane Cho. May dinagdag lang akong konti. Dahil napakasikat ni Cho, malamang may idea na kayo sa skills niya. Kaya this time, imbis na ipaliwanag ko yung skill mechanics niya, ipapaliwanag ko na lang yung mga important information ng mga skills niya. Unahin na natin yung paboritong gawin ng mga TikTok Cho dyan. Yung pagsipa nila, magre-recall sila, o kaya gagamit ng emote. Well, wala namang masama dito. Kanya-kanya namang playstyle yan. Ang problema lang na nakikita ko dito, una, wala naman tong damage. Pangalawa, naka-cancel nito yung auto-basic attack na gagawin sana ni Cho sa pagitan ng ulti niya pag nakadikit ka sa target. Sayang tuloy yung potential extra damage. Tingin ko isa din to sa mga dahilan kung bakit bihira nating makitang ginagawa to sa pro scene. Kahit na usong-uso yung mga pagtipi-tipi sa MPL, sobrang dalang mo lang makikita yung gantong move. Bukod dito, kaya din sayang kasi natitrigger din nung basic attack na yun yung passive ng Heptasis, Endless Battle, sama mo na din yung Concussive Blast kung nakatank emblem ka. Imagine, sobrang daming damage yung nadidelay kasi gusto mo lang ipagyabang yung recall mo na free lang naman. Meron din naman kami niyan. Pero syempre, depende pa rin yan sa trip niyong playstyle. Take note nyo lang din na nag-auto basic attack lang pag medyo dikit ka sa kalaban pag sumipa ka. Kaya kung medyo malayo ka naman nung sumipa ka, sige, pwede mo nang ispam yung TP mo. Sunod naman natin yung mga skill na pwede mong gamitan ng Flicker. Una na dito, yung pangatlong skill 1 mo, pwede mo tong sabayan ng Flicker para lumayo yung range niya. Kung napapaisip ka, bakit ko papapahirapan yung sarili ko, pwede naman na mag-Flicker, saka na lang mag-skill 1. Well, pwede mo ang gamitin yan, kaso pag ginawa mo yan, masyado kasing matagal yung cast animation ng skill 1 mo. Kaya pwedeng-pwede pang mag-react yung kalaban at ma-dodge yung skill 1 mo. Hindi katulad pag kinast mo yung flicker habang nag-skill 1 ka,
pag teleport mo sa kalaban, wala nang cast animation, diretso knock up siya kagad. Pwede mo din tong gawin patras. Maganda tong gawin pag hinahabol ka ng kalaban tapos malapit ka na sa tore para maipwesto mo din yung ultimate mo. Pwede ka mag skill 1, flicker tapos ulti papasok sa tore. Sunod natin yung ultimate mo. Pwede mong gamitin yung ultimate mo tapos mag-flicker ka sa opposite side kung saan mo gustong patalsikin yung kalaban. Kailangan nyo lang i-take note na dapat nasa range na ng ultimate mo yung target bago mo gawin to. Parang ganito. Dito ko siya gustong patalsikin kaya dito ko gagamitin yung flicker. Pumunta naman tayo ngayon sa base form ng combo ni Chou, yung Jeet Kune Do palapit tapos sipa. Kaya imbis na gawin mo yung normal na with TP, bakit hindi mo nalang hayaang mag basic attack si Chou para tumaas yung damage output mo? Speaking of damage output, mas mataas din yung damage ng basic attack mo kung magshushunpo ka muna bago mo gamitin yung Jeet Kune Do. May bigay kasing plus 40 penetration yung Shunpo sa next basic attack mo. At para mas mapataas pa yung damage ng kombong to, dahil nagre-reset yung cooldown ng Shunpo pag tumama sa enemy hero, yung huling part ng Jeet Kune Do, bakit hindi tayo mag-double Shunpo? Dalawang Jeet Kune Do palapit, Shunpo, Jeet Kune Do ulit para sa knock-up at saka para ma-reset yung Shunpo, ulti, hintay ng automatic basic attack, Shunpo ulit para pagtapos ng ulti mo may penetration ulit yung next basic attack mo, ulti, tapos basic attack. Dito lang iikot yung basic combo ni Chou. Ginagawa na lang siya ng variation depende sa pangangailangan ng sitwasyon. Katulad ng Jeet Kune Do flicker pagka malayo yung target sa kakasisipa, o kaya naman pag bitin or misposition yung Jeet Kune Do mo, pwede kang mag-ulti flicker para ma-reposition yung sipa mo. Kung bitin pala, bakit hindi ka nalang mag-shunpo? Sayang naman yung flicker. Pwede naman, kaso hinahabol mo kasi yung reaction time ng kalaban dito. Kung mag-shunpo ka pa, medyo dadagdag pa yung cast animation nun. Pwedeng makapag-flicker o dash na yung kalaban bago mo pa masipa. Hindi katulad kung sisipain mo na kagad para hindi na makapag-react, tapos gagamit ka ng flicker para ma-reposition yung sipa mo. Para naman hindi maging predictable, may mga gumagawa din ng dalawang Jeet Kune Do muna tapos ulti kagad o kaya ulti flicker para ma-reposition yung sipa. Pagtapos ng ulti, saka nila binibitawan yung huling Jeet Kune Do. Maganda to pagka makunat yung target mo tapos yung sipa mo papasok sa tore para double CC. Matagal mabababad yung kalaban sa tore. Magandang idea din na mag-basic attack kayo sa pagitan ng Jeet Kune Do para ma-activate nyo yung Concussive Blast. Ang kadalasang ginagawa ni Haji ay mag-skill 1 siya palapit tapos skill 1 ulit saka siya magbe-basic attack para ma-activate yung Concussive Blast. Sa kanya gagamitin yung skill 1 knock-up pagpaputok na yung Concussive Blast para sure na tatama. Punta naman tayo sa gameplay tips. Ang unang tanong dito, ano bang pinagkaiba ng Post 4 na Chou sa Post 5 na Chou? Yung Post 5 na Chou kasi nakafocus lang siya sa pagbibigay ng information kasi naka-roam naman siya. Samantalang yung Post 4 na Chou naman, kailangan niya mag-fast clear ng wave. Kaya sobrang importante talaga na may Concussive Blast ka. Pagtapos mo mag-clear, saka ka pupunta sa jungle para guluhin yung jungler ng kalaban. Dahil sa mid ka nakapwesto, madali ka lang makakabalik sa lane para mag-clear ulit ng wave. Tapos pumunta naman sa kabilang buff para guluhin ulit yung jungler ng kalaban. Gusto ko lang din palang linawin yung purpose ng panggugulo ng jungler. Yung iba kasi masyadong nag-overcommit ang ending, sila pa yung namamatay. Aminin mo, may nakalaro ka ng ganito, lalong-lalo na yung mga mahilig mag-tigril.
May mga tank naman na masyadong passive maglaro. Ayaw nilang guluhin yung jungler kasi hindi naman daw nila maagaw yung buff. Maling mindset to kasi hindi naman pag-agaw sa buff yung purpose kaya ka nang gugulo. Well, mas maganda sana kung maagaw mo pero tsambahan lang naman yan. Ang tunay na purpose kaya ka nang gugulo ay una, para magbigay ng information sa mga kakampi mo kung asan yung location ng kalaban. Pangalawa, para magbigay ng pressure sa jungler ng kalaban para sa potential na steal. Uulitin ko, potential lang, hindi mo kailangang ibuwis yung buhay mo para lang sa tsambahang steal. At dahil nakapagbigay ka na ng pressure sa kalaban, dyan na papasok yung pangatlong purpose, mag-force ng retreat. Parang dito, dahil sa pressure na binibigay ni Haji na force mag-retreat si H2O. At dahil dyan, hindi na sila makakakontest sa Lito. Bukod pa dyan, nasira din yung rotation ni H2O dito. Kasi imbis na makakapag-bear pa sana siya, dahil nakapwesto na si Y sa Lito at nakaharang din si Haji, napilitan na siyang dumiretso na lang sa purple. Eto na din yung time ni Haji na bumalik na din sa lane para i-fast clear yung minion wave tapos manggugulo ulit. Dito, bago ko ituloy yung paliwanag, gusto ko lang ding i-commend yung ginawa ni Haze. Imbis na makihabol sa Cho, hinold niya na lang yung purple buff para hindi ma-reset. Habang naghihintay lang si H2O ng cooldown ng retry para pang last hit sa purple buff. Tapos tignan nyo kung ano kagad yung ginawa ni Haji. Dahil na last hit na yung purple buff, umatras na kagad siya. Bakit? Una, dahil nandyan na yung minion wave. Pangalawa, kasi hindi mo naman kailangan mag-offer commit. Yung mabawasan lang at madelay mo yung kalaban, advantage nyo na kagad yan. At saka yung mga simpleng bagay na ginagawa mong yan, nagiging window of opportunity din yan sa mga kakampi mo. Parang dito, dahil napalow kanina ni Haji si H2O, nung nakasalubong siya ni Edward, wala na siyang buhay para lumaban. Kaya ang ending, naparecall na lang din siya pa uwi. Habang si Wise, payapa lang sa farm. Level 4 na nga siya dito, samantalang si H2O, level 3 pa lang. May 500 gold lead pa nga sila dito dahil sa simpleng panggugulo lang ni Haji. Diba, hindi mo kailangan mag-offer commit o maagaw yung buff. Tamang bigay lang ng pressure sa kalaban para mawala sila sa laro. Ganito lang yung gagawin mo hanggang umabot ng 5 minutes. Pagdating kasi ng 5 minutes, hindi na ikaw yung mag-clear ng wave. Pwede na mag-double lane yung gold laner nyo. O kaya dahil wala na yung penalty sa minions ng mga jungler after 5 minutes, jungler nyo naman yung mag-clear ng wave sa mid. Parang dito. After 5 minutes, tignan nyo kung saan na nakapwesto si Haji. Pwestuhang tank na siya. Habang si Wise naman yung mag-clear ng wave sa mid. Kung napapaisip ka, paano yung gold at XP ko? Okay lang yan kasi technically, tank ka naman talaga. Di mo naman kailangan ng damage. Pangalawa, may ulti ka na din naman. At dahil ikaw yung kumuha ng minion of wave sa mid ng first 5 minutes, malamang may first defensive item ka na ngayon. Kaya hindi ka na mahihirapan kasi hindi ka malambot. At saka hinihintay mo din kasing maging lowest gold ka sa team nyo. Para mabili mo naman yung roaming item mo na conceal. Parang yung ginawa ni Haji dito. Pagdating ng almost 9 minutes, dahil siya na yung lowest gold ng team, bumili na siya ng roaming item. Pag nagsabay kasi kayo ng post 5 na bumili ng roaming item, baka 10 minutes na parehas pa kayong hindi nakakakuha ng upgrade. Kaya saktong-sakto lang din yan. Lipat naman tayo ngayon sa post 5 show ni Rafflesia. Sa early game, lagi siyang tumatambay sa entry point ng jungle nila. Nagbibigay ng vision sa mga kakampi niya para kung may nagbabalak man na mag-invade sa jungle nila, makakabackup kagad sila kasi may vision sila galing kay Rafflesia. Dito siya laging tumatambay pag sa purple buff nag-umpisa yung jungler nila. Pag yung orange buff naman yung inuna ng jungler nila, dito siya laging pumepwesto. Tapos, lagi niya ding chinecheck yung damo para makita kung magkocontest ba yung kalaban sa Lito. Mga
Pagtapos nito, pwepwestuhan niya na yung purple para magbigay ulit ng vision at saka mag-zone sa kalaban na magta-try mag-invade sa kanila. Lagi lang siyang nagbibigay ng vision para payapang mapag-jungle yung jungler nila. Pagdating naman sa turtle take, para maagaw o masecure yung turtle, laging sinisipan ni Rapprecio yung jungler ng kalaban pag malapit nang mamatay yung turtle para hindi makapag-retro yung jungler nila at madali nilang masecure yung turtle. Parang dito. Nung malapit na sa 1/4 yung buhay ng turtle, dito na siya nag-umpisang mag-jeet kundo palapit sa Ling. Sa kanya, sinipa palayo yung Ling, tapos tignan nyo kung anong ginawa ni Hades. Quad shadow in, tapos retry. Dito naman, alam niyang para mas madaling masecure ni Roger yung turtle, kailangan itong mag-wolf form para makapag-like and pounce plus retry combo. Kaya ang ginawa ni Rafflesia, hinintay niya mag-wolf form si Roger, saka niya pinasok ng Jeet Kune Do at sinipa palayo para hindi ulit makapag-retry. Minsan, paulit-ulit niya ding nire-reset yung turtle para hindi siya maumpisahan ng kalaban habang kumukuha pa ng buff yung jungler nila. Dito naman, susubukan sanang agawin ni Cartesi yung turtle. Pero pagkakita pa lang ni Rafflesia, sinipa niya na kagad para hindi na tumapag-contest. Pagdating naman sa gameplay tips, isa sa mga napuna ko kay Rafflesia ay lagi lang siyang nakatago sa damo. At dahil dito, nakakapagbigay siya ng dalawang bagay. Una, vision sa mga kakampi niya. Pangalawa, pressure naman para sa kalaban. Dahil walang information yung kalaban kung nasan si Rafflesia, mas matatakot silang mag-extend or mag-check ng bush kasi baka bigla na lang silang masipa. Parang yun nangyari dito. Magpo-push sana sila sa top. Pero kesa tumulong mag-clear ng wave, ang ginawa ni Rafflesia, nagtago na lang siya sa damo para may vision sila ng entry point ng kalaban. Sakto, pupwestuhan sana sila ni Flap, kaya pagpasok nito sa damo, sinipa siya kagad ni Rafflesia. Tapos, tignan nyo kung ano yung ginawa ni Rafflesia dito. Imbis na makigulo sa pag-push, pumunta kagad siya sa susunod na entry point ng kalaban para magbigay ulit ng vision. Dito, tignan nyo kung gaano kalakas mag-zone si Rafflesia. Hindi talaga niya pinapalapit si Ribo at si Carl TC to the point na napilitan na mag-ulti si Ribo para lang mataboy si Rafflesia. Kaya nung nag-clash, bitin na sa damage yung Brenn, lumamang kagad sila. Dito naman, ang ganda ng Jeet Kune Do flicker niya kay Nathan. Pero tignan nyo, hindi niya finalo up yung ulti niya. Siguro kasi nag-iingat lang siya para kung itatry iligtas nung Ling yung Nathan gamit yung SS niya, hindi siya masasama sa knockout. Sa clash naman, pinapriority niya din na laging iligtas yung mga kakampi niya. Dito, tignan nyo kung gaano ka-advance yung vision na pinapakita ni Rafflesia habang naglo-lord yung mga kakampi niya. Bukod dito, pinapriority din talaga lagi ni Rafflesia yung pagtingin sa damo para masigurado lang na hindi sila mabibigla o malilikuran ng kalaban. Di man ikaw yung nanalo last October Epic Skin Raffle natin, okay lang yan kasi meron ulit tayo this month. Simple lang yung kailangan nyong gawin. Mag-comment ka lang sa kahit anong video o sa lahat ng video mapapanood nyo na i-upload ko ngayong October. Basta make sure lang na magko-comment lang kayo sa mga video yung pinapanood nyo. Kasi tinatag na spam ni YouTube yung mga comment lang ng comment kahit hindi pinapanood yung video. Sayang tuloy yung entry nila kaya konti lang yung nakasali last month. Good luck! Yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood.